One, two, three, four, 5 years go by. I don't really know why. I don't really know why. 7, 8, 9, 11 years go by. I don't really know why. I don't really know why. I still feel the same way I did when I was 17. I still look over my shoulder, waiting for the world to change. But these are the good old days. One, two, three, four, 5 years ago, I didn't see a belly with a child on the inside. 6, 7, 8, 10 years ago, I thought I knew about love. Le papa Saint-Hilaire. Le papa Saint-Hilaire. 10 years ago, I thought I knew about love. I only knew about the fight. I look back and I realize all those times I was lonely, praying someday to hurry up and come and save me. But these are the good old days. These are the good old days. These are the good old days. And I wish that I could stay. I wish that I could stay. I wish I could Level yun. Chuga-chuga. Team Dem. Hindi naman eh. Kahit ginawa mo, ganun. Good boy. Pa, tapos ito mo, medyo ginanan niyo. Yung ganun, gula pa rin. Nakala natin yung tuturo na. Nagawa pa nga siya ng shower eh, di ba? Nagawa ko shower eh. Dem. Kala ko bag ang puro. Ako pwede na parahin. Talagyan ng buhok. Hope we're still around, but 6, 7, 8, 10 years ago, I had a revelation. All's well right now. It's all good right now. It's all good right now. Good.
din din. Favorite track di Desa to. Timbo! Okay, maligin din tayo balance eh. Dapat din ko sa dito sa kabilang dulo. Dito parang ano, lumalangit-ngit, pre. Dito ka sa kabilang dulo para pantay. Oh! Kulit, tsaka ano, tsaka yakin. Hindi pwedeng di yakin. Matampuhin bata. Si Desa's friend, ano siya, bukod sa alam naman natin na makulit siya, na masayahin, ang distinct sa akin, Desa, para sa akin is yung, ano siya, totoo. Siguro sa akin, at least totoo siya. Pag may mga pangit na bagay sa akin, sa kanya ko narinig mostly. So yun, para sa akin, totoo si Desa. Well, at least sa akin. Si Desa, ano yan? Mga friend yan. Ito yan eh. Best friend. Ba't gano'n niya itsura ko din? Dapat best friend. Mabuting kaibigan. Si Desa, ano yan? Thoughtful yan. Sobrang thoughtful, sobrang ma-effort kasi naman natin from Bulacan, so para sa akin napaka ma-effort na friend ni Desa. Kaladkarin yan kahit saan pwede mong tawagin eh. Daling hatakin. Daling kaladkarin kahit saan sasama yan sa'yo. Tapos kung may favor ka, basta kaya niya, gagawin niya talaga. Pero kapag magulang na pinag-usapan, nako, napakakulit na niya. Ano na, mag-aaya na mag-aaya umuwi. May maaasahan yan, kalat-karin yan, kahit saan, pwede mo dalhin yan. Maaasahan mo yan pag mga katipan. Pag mga katipan, na pagpapabebeng usapan. Pero okay yan, no? Babahin yan. Maaasahan yan, basta wala siyang boyfriend. Basta wala siyang boyfriend. Pero hindi issue sa kanya. Issue sa kanya pag may boyfriend. Noong nagka-boyfriend kasi, nako. Ni Anino, di namin makita. Favorite moments ko kasama si Desa yung mga sleepover. Pwedeng sleepover sa bahay namin, kaya sa bahay nila, kaya sa bahay ng kung sino-sino. Masaya pag sleepover kasi ano, hindi nagmamadali. Tapos masaya lang, chill, ganyan. Tuwing bigla ang lakad dahil may malaking porsyentong magdamag kami magkasama saka hindi siya papauwiin nung nila isay. Chismisan. Mahaba yung panahon ng tambay, ng chikahan. Pero wala naman kami masyadong nagchichikahan ni Desa. Nagkaharutan lang kami madalas. Kaya magagalit siya, uuwi na siya. Pag binubuli siya.
Ah, ano, pinakain ko siya ng sili. Ganun ko siya, oh. Tapos kinu ko sili. Sa bibig niya. Tapos pinita ko ko siya. Ngayon, tapos nag-iiyak siya. Sila niya kumuwi nun, eh. Kaya lang, hindi namin siya pinauwi. Marami. Lahat yata ng pagsasama natin, pagka nakasama natin si Dessa, lagi may favorite mo. Kasi lagi siya yung binubuo. Yan naman, Luis. Mantika! Ay, mantika mo lang, Luis. Kaya mo ko sa kanya. Tapos gatas daw, atong gatas. Eh, walang gatas. May nakita condensed milk. Kita nun yung condensed milk. Ano yung favorite moments ko with this? Siguro yung pag naghahanapan kami ng magkakain kami nasa isang lugar, hindi kami magkasundo. So palagi kami nag-aaway. Pagkainan, kasi kahit saan pwede mo siyang hatakin, tapos kakain siya ng madami. Kasi hindi siya masyadong nasisiya, sabi niya talaga kung gusto niya kainin. Papalibre siya. Pero nililibre na rin siya pag wala namang trabaho. Iyak pa rin siya, iyak mo. Kasi ayaw niya talaga nung nangyayari. Pinilit lang talaga namin siya. Yung sa Zambales. Nilubog namin siya sa buhangin. Favorite moments with Chopa. Sa iba Zambales. Ulit, sa Zambales. Wala naman kami masyadong disagree. Like, ano na, neutral lang kami ni Delsa eh. Nakikisakaila ako sa mga pambubuli nila in-A-Pain sa inyo. Good naman. Pag di ko pinauwi, magagalit. Pag pinauwi ko, magagalit. Pinaka nakakinis kay Delsa kapag mag-meet kami. Kasi, kunwari, yayain. Dati kasi ang dali lang, yayain mo kahit saan pupunta yan. May kasama o wala, may pera o wala, basta pupunta. Tapos kapag niyayayan na namin siya, daming tanong. Tanong niya, saan ba yan? Tapos sagutin mo. Sabi niya, kung anong oras kayo dyan? Sagutin mo, paano pumunta dyan? Magkano pa masahe? Ano sasakyan ko? Lahat tinatanong niya. Aabot pa ba ako? Nasa ilang oras na yung nakakalipas? Tapos sagutin mo lahat ng tanong niya. Tapos pagkatapos, text na lang, sasabihin niya, ay, next time na lang pala. O kaya, pagkas mong tawagan ng madayang madami, sasabihin niya, ay, sorry, nakatulog ako. Ganun, in Janera. Na-explain niya na kung bakit ganun. Tapos nalaman naman namin yung totoong dahilan behind it. Lalo lang kami nainis. Hindi nakatulong. Pag nagda-drive, mahusay sana yan sa mga lugar-lugar eh. Kaya lang, minsan mamaru eh. Nakakatulong ng konti, pero mag-aaway din kami. Pagka kung saan dadaan. Tsaka ayaw niya kasi sa Waze eh. Kinakain yata siya ng Waze kapag nag-Waze kami. Matigas kasi ulo niya eh. Siguro mga ilang beses sinabi sa akin na na hindi na siya, muna siya magbo-boyfriend, magre-review muna siya, kaya hindi siya magbo-boyfriend, kagraduate muna siya. Lahat ng yun, di niya natupad. Lakawin mo sa akin na bus pa-uwi. Tapos kulaan ng ula, sabi niya. Kasi ano eh, dapat sasakay namin. Pero gusto namin diretso, iwan mo kita ng diretso. Sabi niya kasi, dapat kasi, puro gano'n, kulaan ng ula. Dapat kasi gano'n, dapat yun. Eh, natulig ako eh. Kaya puro ka dapat. Dapat tumaygan sa kanina. Sigaw na siya eh, tapos nanahimik siya eh. Umiyak na pala. Tapos ito, iniiwan. Lumakad pa pala yun. Tapos naiwan siya, hindi nagbumukukla siya. Tapos hindi ko rin siya pinapansin. Tapos ito buka tumalik. Kasi tagal na umiyak eh. Tapos bumili lang ako ng candy. Isa pa pala, mag-partners in crime sila ni EA. Hindi. Hindi totoo yun. Ako. Nilalaglag nga eh. Tatanga-tanga kasi eh. Ligaw namin siya sa SM na di pa marunong. Sabi namin, hindi dyan ang sakayan. Dito ang sakayan. And dami rin tao.
Tigil na lang tayo sa kabila. Ang ganda nakatingin kami ng SM North. Mala kayo sunap. Ang SM North, lakad na kami yun. Tapos naka-nurse siya nun eh. Naka-nurse. Ay kami nakapulubi, damit kami nun eh. Kaya okay lang. Buen dia! Yung sinabi niyo! Baba, madami nila akong beses nililigaw. Pero ngayon marunong na ako. Pagkatanga-tanga lang siya eh. Na madalas mangyari. Kung sino yung mas tanga sa amin. So yung palagi namin yung disagreements, hindi tayo sa kung sino yung mas tanga. Siyempre, napapayag na tanga ako, no? Siya yun. So siyempre, hindi na siya papayag na tanga. Siya. So yun yung isa sa petty disagreements na minsan. Kupo! Kupo! Like mo yung picture ko. Masakit na yung puso niya. Ma-hotspot. May aabutan pa ba ako dyan? Taing-tay na ako! Nung nakaraang outing kasi, nagiging komportable na magmurahan yung mga magkakaibigan ni Emily. Medyo mali. Ayun, pero madalas niya nga murahin. Ako, si Jimbo. Uy, uwi na ako! Uwi na ako! Uwi na ako! Pero yung uwi na ako na yung mga isang oras, dalawang oras bago siya talaga makauwi. Or minsan, hindi talaga siya makauwi. Matutulog na lang siya. At uwi na lang siya kinabukasan. At nais na lang siya na pinagalito na siya. Nagalit na sa akin, nanay ko. Baka ma-rape ako. Nakakatawa lang yung mga salita ni Desha na nawala sa vocabulary ng normal na tao. Ewan ko, siguro dahil taga-bulak siya. Mga lumatin yung salita niya. Kaya basta may way siya ng magsasalita eh. Bababa. Kiri. Kiri. Ano? Ang kiri. Kiri-kiri niya. Sa kanya ko narinig, sa kanya lagi yung kiri. Pero siya rin din yung... Yun. Hindi yung sasabi. Ayun, Desa. Punta ka sa malayong lugar. Alam ko namang isusunod sa mga pinag-pray mo. So, ang prayer ko lang din sa'yo is mag-iingat ka doon. Yung mga decisions mo, lagi mo pag-iisipan pag-pray mo. Pray ka lagi. Hanap ka ng mababait na friends, ha? Huwag ulit yung mga BI. Pero pagdating mo dyan sa Dubai ba siya pupunta? O, huwag kang mag-aaya umuwi pagka na-homesick ka. Diyan ka lang. Huwag ka nang uuwi. Tapos huwag kang uuwi pagkatas ang isa't kalahating buwan. Ha? Ikaw nang uuwi. Sulitin mo yung pagpunta mo dyan. Tsaka yung effort namin. Nagkawang ka ng video, tsaka nag-outing tayo kasi panis ka, litin mo yun. Gagalingan mo dyan, makakabalikan naman kapag ka nakaipon ka na eh. Iisipin mo lagi kung bakit ka nagpunta dyan para hindi ka ma-homesick, mag-homesick ka pa. Matapang ka naman eh, kaya mo yan. Alis din naman tayo pag tagal-tagal, kailangan lang natin ng experience tsaka nung malapit na pag-ipon para sa susunod sama-sama tayo kung di man dito sa Singapore tsaka ayun dito natin mag-ipon para sa kinabukasan natin kung magkakaroon ka ng pamilya o anak. Maglaan ka pa rin ng pera para sa tropa, para pag nagbe-beach din tayo, tsaka mag-swimming, mag-explore pa tayo sa mga wonders of the Philippines and the world. Okay ba yun? Size ng paa ko, sumulat ko na lang sa papel. Babakating ko yung paa ko. Napadala ko na lang sa'yo sa sobre. Alam mo na. Hindi ka pa kayo kung pinabang mo naman sa amin. Ha? Padalan mo kami, ha? Papadalan mo pa kami ng pampagawa ng bahay. Kaya magtrabaho ka mabuti, ha? Blank.
Siyempre, tutulungan mo yung pamilya mo eh, kaya alam ko pagbubutihan. Pag mayahan man dyan ha, huwag mong nakakalimutan ha. Okay, pagbutihan mong paghahanap ng trabaho. Ayun, galingan mong maghanap ng trabaho. Sana magkatrabaho ka na tungkol sa pagiging nurse mo. Tsaka maging matalino kang nurse. Sana walang mapalit na gamot to ng dugo. Mamatay yun agad. Huwag ka tatangatangan. Huwag ka maliligaw. Natutuwa na mag-Arabic. Share mo lahat yung mga nangyayari sa'yo sa Facebook para malaman ng taong ayos ka lang dyan, na nasisiyahan ka, kung nagkakaroon ka ng mga boyfriend. Alamin mo daw muna kung may asawa, mga may pamilya na. Pero okay lang naman sa kanila maraming asawa eh. Sa'yo rin naman eh. Ang makayari kasi yan, pagdating mo doon, ay enjoy ka, mga first 2 weeks, may enjoy ka nyan. Paglabas ng buwan yan ah, wala ka pang trabaho, tapos wala ka pa yung mga kaibigan, mahuhumsi ka rin talaga. Pag nahuhumsi ka nyan, malulungkot ka nyan eh. Tapos, kung ano-ano na ipapost mo sa Facebook, parang nagpapapansin ka na, kami naman, like lang ng like, kasi naawa kami sa'yo, wala kang kausap doon eh. Tapos pag mga 2 months na, wala ka pa rin trabaho, homesick ka pa rin kahit napagod ka na mag-post ng mga walang kwenta na mga kung ano-ano pinapost mo sa Facebook kaya nalulungkot ka. Tapos second month yun, makakakilala ka na kung sino dyan. Yeah, kahit pangit, kahit masama ugali, eh lungkot mo na eh. Papatulan mo na yun. Pag binoy friend mo na ngayon yan, edi binoy friend mo, ay ang lungkot mo pa rin. Tingnan mo po, doon masisira ang buhay mo, ang mga pangarap mo kay DJ, kay Davidson, kahit tatay at nanay mo ha, ay sinabi ko sa'yo, loko, totoo yan, buko niya, tama siya, just, aalihin mo na. Huwag ka mo na magpa-boyfriend ha! Oo, si Garun, handa mo na yung punja mo, handa mo na yung kumot mo, at mabasa ng mga luha mo gabi-gabi, wala na ron. Tsaka yung boyfriend mo, ang pangalan nun, yung na-ex mo na, ikaw parang yung pangalan kasi hindi mo naman dinadala sa kung saan-saan. Dadala mo sa kung saan-saan, sa amin hindi. Paano yung matutuwid na landa sa buhay niyan? Baliw talaga yan eh. Bakit na? Eh, yung naman kasi ang kaibigan nyo, tatangatangatang eh. Kitatangatang ka dyan kasi wala si Isay dyan. Ha? Mag-ingat ka sa Dubai, susulat ka sa amin. Tsaka, huwag makalat sa bahay. Yun lang. Bye. Ingat dyan. Ingat, Desa. Tsaka enjoy. Pag naiiyak ka na, tawagan mo kami. Tsaka, syempre, keep in touch. Yun lang. I love you. Okay. Mamimiss ka namin. Love you. Bye-bye. Paalam, Desa. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ciao!
love you. Get this party started on a Saturday. Second guessing, too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts, close my eyes and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you can pull me. Accepting limits, 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try I'll never know. Too long I've been afraid of losing love, I guess I know.